bilang mamamayan dito sa Davao City. Nakasama ko ba kayo sa pumunta dito ng June 10? Hindi po. Hindi? Pero namataan sa dako ng video noong June 10. Is that all ng video? Yes, yung last portion po, kaninang umaga po yun. Iba na naman yun po. They, again, in the guise of service of warrants, they went to an area in a farm near Glory Mountain and Prayer Mountain po. Kaninang umaga lang, kaninang 2 a.m. in the morning. Was anyone hurt during that operation, kaninang umaga? Ang amin lang pong nakuha na information through our co-counsel there is kinunan po na tinutukan ng baril at kinunan ng cellphone kaya hindi nakatawag po sa amin. Okay. Sa anong lugar? Tamayong, Kalinan, Davao City. Still in the guise of service of warrant of arrest po. Sa farm po directly near Prayer Mountain and Glory Mountain in between po. Thank you. So, yan. Go ahead, Senator Robin Padilla. Aba, maraming salamat po, mahal na taga-Pangulo. Gusto ko lamang pong linawin kasi lagi pong inuulit ng ating mga bisita na yung tungkol po sa warrant at search warrant, pwede pong pakilinaw. Pakilinaw po ng malinaw na malinaw para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Okay, Senator Robin, akala kasi namin nung June 10, meron silang search warrant. Nung dumating po ako mga 6 o'clock, 6:30, kala ko may search warrant sila kasi nandun na sila sa loob eh. Ang ipinakita sa amin ay warrant of arrest lang pala. Kaya nagsabi ako dun sa lawyer na pinadala nila, Panyera, valid ba yan? Nakaserve na kayo ng warrant na of arrest dito dati ah. 5 times na ata at saka itong sa Pasig, nakaserve na kayo. Meron pa ngang order returning the warrant last June 7 of 2024. Wala daw silang magawa kasi order daw ng kanilang higher ups daw. So, kaya ang ginawa ko, sinamahan ko na lang sila. Kaya medyo mali po yung sabi ni General Torre na hindi daw nakapasok noong June 10. Hindi lang sila nakapasok po, hinahulughog po lahat ng areas, pati nga po doon sa JMC na mga ano yung school po yung eskwelahan namin pati yung ang graduation namin hindi na lang tinuloy the next days at saka yung isa maraming mga parents na hindi nakapunta dahil sa takot po hanggang ngayon nga po yung aming law school ay ginawa na lang namin pong online muna in-explain namin sa mga estudyante. Linawin ko po ulit. Opo, ibig niyo pong sabihin wala po silang naipakitang search warrant, warrant of arrest po ang dala nila, pero pinayagan niyo po silang maghalughog. After po nung nakita po ninyo na meron pong ano, Senator, yung... Order po ng dating Pangulo. Yes nung po. Nung sinabi po ng dating Pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte, na hayaan niyo silang makapasok ng matiwasay, opo. Hinayaan niyo na po sila. Yes po, at sinamahan ng mga abogado po natin, pati po ako later. Sa lahat po yan? Sa lahat po, hinalughog po lahat ng areas po opo. Ng KOJC compound po. Opo, pwede pong pakiliwanag po, ilan po ang hinalughog, pinayagan yung halughogin?
in 4 different locations. KOJC Central in Buhangin, Davao City. Glory Mountain po doon sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Prayer Mountain, 3 kilometers away from Glory Mountain. At saka sa Kitbuk po, Municipality of Malungon, Sarangani Province. Lahat so, po yan walang search warrant? Wala po. Warrant of arrest. Ang problema nga namin po, Senator, is it was done simultaneously. Eh, yung rules kasi natin, if you will, yung napag-aralan ko po, eh kailangan, meron kang probable cause na nandun yung tao or he is reasonably believed to be there. Eh, paano siya nandun in 4 different locations? So, kaya nga po, medyo nagre-reklamo kami kasi yung batas po hindi nasunod. Maraming salamat po. Chairman, pwede po akong magtanong sa Napolcom? Yes, go ahead. Apo, Napolcom, magandang ano po, magandang hali po. Apo, tanong ko lang po, para po hindi po magkaroon ng kalituhan, apo, para mas malinaw po sa ating mga kababayan, para hindi po ito sakyan muli ng mga mahilig maggawa ng fake news. Apo, linawin po natin, meron po bang sa palagay po ninyo na dahilan talaga na magreklamo ang ating KOJC na hindi po talaga sinunod ng ating mga bayaning pulis yung tinatawag po nating rules of engagement? Sa palagay po po nyo, ito po ay nalabag kasi ang sinasabi po ng KOJC, wala naman po silang dalang search warrant kundi warrant of arrest. At hindi po malinaw na alam nila talaga na naandoon ang hinahanap po nilang sabi nga po ng mga kapulisan ay pinaghahanap ng batas. Ano po ba ang katotohanan dito, mahal naming na Polcom? Marami pong salamat Ginoong Senadora Robin Hood Padilla. Ganun din po sa Ginoong chair ng committee. Alam po ninyo yung ginawa po ng police doon ay nag-serve ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest po, magagamit pong hanapin yung taong tinutukoy doon sa warrant of arrest. Sa nakita po namin, hindi lang po isang tao kasi po yung tinutukoy ng warrant of arrest. May mga kasama siya. Kaya pwede pong hanapin yun kung saan man yung ilan mga taong kinaukulan yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Ngayon, kung saklaw po ng warrant of arrest yung lugar na kung saan pwedeng ma-serve, pwede pong hanapin yung tao. Hindi po naman hinahanap yung gamit. Ang hinahanap po yung tao. Kaya sa katunayan nga po, nasa saad din sa rules of court, doon po sa service of warrant, pwede po talagang pumasok kung hindi sila papapasukin sa ano. Tinalakay po natin yan nung pinag-usapan yung hearing doon sa pagsiserve ng warrant, doon sa Pandebulacan. Dito rin po sa hearing ng Senado, sinabi namin kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng Napolcom doon sa video footages, lumalabas naman na naka-restrain yung mga pulis nga. Sila yung ni water cannon, sila yung nabagbuhata ng kamay kasi nga kahit na ating dating pangulo sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din nagkakasundo na talagang pwedeng pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. Alam po. With the permission of Senator Robin Hood Padilla. So, mabilis ang usapan. Pinpe, sino pinagdudahan nyo at that time that you personally believe nandoon sa Prayer Mountain? Sinong nandoon? Because Pastor Kibuloy, kung siya talagang, sabi nyo, hindi lang siya ang target ninyo. Kasi kung siya ang target ninyo, he cannot be omnipresent in all those location that you are searching for him. So,
Ganito, limang locations ang simultaneously ni-raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest. Sino ngayon ang hinahanap ninyo doon sa unang-una, yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Sinong hinahanap doon? Sir, Your Honor, our chairman, wala po sa akin yung listahan ngayon, but I just want to clarify, anim po kasi yung warrants of arrest. Anim. Hindi lang po si fugitive Kubule yung hinahanap natin, but five others po na co-accused niya sa non-bailable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition, because as alleged by Attorney Turion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong lima, hinahanap ninyo doon sa limang lugar din. Dapat klaro ang impormasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung it's very hard to explain, no? It's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yun na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo si Pastor Kibuloy lang. As you have said, anim ang hinahanap ninyo. So I tend to believe na yung anim na yun distributed sa limang location. Kasi you, they cannot be present in every location. Di ba? That's really true, our chairman. No? Ang sinasabi ko nga doon sa warrant sa pares at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports na hindi wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. And dito po yung mga anim na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now, out of the 6, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ay, isa po? Nakakulog po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-bailable offense po siya. Yung lima kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa. Wala pa po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. That's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair. Yes, go ahead. Carlo po. Katil. Yes, Brother Carlo Katil. Yes po. Thank you po, Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na parang mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po, nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marvin, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay yung mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila nakinig. They really pushed themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Po, nakita nyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary ng mga bata, matanda, na until now po ay natutroma. Kayo po, Mr. Chair, mga officials, may mga anak po kayo. May mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po.
Hindi po namin alam ano po, ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple na po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our Kingdom Property Administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ni isa sa kanila, hindi man lang po tumawag kay Mayor President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for four times, pabalik-balik na po sila dyan. Nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant-warrant na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga police po nila doon, nakakalat, tinagdag po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, sir, ano pong pangalan, pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung police ba yan. Pwede pong NPA, maggamit lang po ng police, pwede pong iskalawag, pwede po preso na pakawala. Gamitan po ng police, magpiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number, wala pong may makita, magtakbuhan po para po walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint, hindi po 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po, kami po ang nakasaksi. And then, may kukakulangan po ba tayo ng police? Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound, lahat ng mga police. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga-Barracks pa, nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin dun, sir. Ano pang gawin po namin dun, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, na pag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya dun. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante dun. Kaya hanggang ngayon, nagbabantay po kami. In disguise po ng police visibility, in disguise po ng pa-checkpoint-checkpoint po ninyo, hindi po kami mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pakay nila. Tinatanungan bakit kayo nakatakit ng mukha. What they did po, sir, tinutraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Alam mo, I've been...